for today's video, guys, is part 2 nung nagawa nating video about common mistakes ng mga lalaki pagdating sa pakikipag-liig. Now, nag-request naman yung mga boys na gumawa naman daw ako ng pambabae. So, mga common mistakes naman or biggest mistakes ng mga babae when it comes sa pakikipag-talik. So, without further ado, here are the biggest mistakes na nagagawa naming mga babae during pakikipag-niig. Number 1, failing to initiate. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Karamihan sa mga babae, girls, di ko naman nila lahat, boys, nahihiyang mag-initiate kapag gusto nilang makipag-niig doon sa mga kapartner nila. Dahil nga na sana yung mga babae na madalas ang nauuna ang lalaki, nandun na yung state of mind na aayain naman ako niyan eh. So mag-aantay ang babae ngayon na mag-initiate yung lalaki. Well, in fact, may mga time na gusto talaga ng babaeng makipag-talik doon sa kanyang kapartner. Alam nyo, girls, napaka-sexy sa isang lalaki kapag tayo minsan yung nag-a-approach sa kanila. Pag gusto nyo ng makikipag-niig sa mga partner ninyo, do it. Sabihin nyo sa kanila. Huwag kayong mahiya na mag-initiate or mag-approach sa kanila. Kasi, mas na-appreciate ng mga lalaki yon. Well, kung nag-start kayo, nag-initiate kayo, then ayaw nung lalaki, who cares, ba? Diba? So at least, nasabi nyo yung gusto niya. Number 2 mistake. Gustong-gusto ng mga babae na minsan ayaw ng lalaki na palaging nakapatay ang ilaw. Siyempre nga naman, mahihiyain karamihan sa mga babae, ayaw nilang nakikita kung ano man yung mga tinatago nila. So marami pong babae na mas gusto na ang ilaw ay nakapatay. Number 3 mistake, not saying what we want. O hindi natin isinishare sa kanila kung ano yung mga gusto natin mangyari during pag-niniig. Dahil nga, ina-assume natin na alam na nila yung gusto natin. Well, impact, hindi talaga nila alam kung ano yung gusto natin. So better na kailangan masabi ninyo or may opening nyo sa mga kapartner ninyo kung saan kayo nasasarapan. Kung ano yung mga gusto ninyo at kung saan kayo nakakaramdam ng pleasure. Number 4 mistake, talking too much. Minsan, ang dami nating pasakalye. Samantalang yung mga lalaki, gusto agad niyan, sunggab. Tayo, ang dami nating kwento na wala naman sa topic or wala naman dun sa ginagawa natin. Dahil nga gusto ng mga babae, kadalasan na nagtitake time sa pakikipag-niig. So, nagkikwento muna sila, ang dami munang mga kwentuhang nangyayari bago mag-start. Way lang kasi namin talaga yon para ma-calm down kami at makaramdam kami ng komportableng pakiramdam dun sa mga kapartner namin. So, dinadaan namin sa kwento. Yun nga lang, minsan, nauubos yung oras. Another mistake, lahat ng ginagawa ninyo, madalas, nabibigyan namin ng kahulugan. Hindi ko naman nila lahat, but I think 90% sa aming mga babae. Yung tipong humalik ka sa kanya, tapos may kakaibang movement ang iyong mga dila. Bigla ngayon mag-iisip itong babae na siguro may ginawan siya noon before. Kasi hindi niya naman sa akin ginagawa yun. Bakit ngayon iba na yung ginagawa niya? Hindi ibig sabihin na yung lalaki ay may ginawang ibang style sa'yo. Meaning nag-cheat na siya. Hindi ganun, girls. Maaring nag-explore lang siya doon sa inyong ginagawa. So, ang result sa aming mga babae niyan, nawawala yung concentration namin doon sa pakikipag-niig sa inyo. Dahil nga, para ng fireworks yung mga nasa isip namin. Instead na nakafocus kami doon sa ginagawa ninyo sa amin, nawawala na kami ng gana. So, girls, pagka ganun, laging focus lang sa pleasure. Saka na lang yung mga nagpo-fireworks dyan sa isip nyo. Another mistake, madalas nag-worry tayo how we look. Yung tipong may ginagawa kayong romance nung partner mo. Tapos nag-aalala ka, baka nagkalat yung mascara mo, baka yung makeup mo, nahulas na. Girls, always remember na kapag nakahubad kayo sa harap ng partner ninyo, kahit kumalat yung mga mascara ninyo, nahulas yung mga makeup ninyo, o mukha na kayong bruha sa itsura ng buhok ninyo, hindi na nila manonotes yan. Dahil ang lalaki, nakafocus lang yan dun sa ginagawa ninyo o ginagawa niya sa'yo. Nakakawala ng concentration yan. Nakakabawas ng arousal yan kapag ka lagi niyong inaalala kung ano na yung itsura nyo.
hayaan yung magmukha kayong Brunhilda. Another mistake, faking orgasm. Yes, totoo po yan. Akala nyo eh sarap na sarap yung babae dahil umuungol siya dun sa ginagawa ninyo. Pero wag ka, habang nakapikit yan at concentrated kayo dun sa ginagawa niya, nakaganyan ang mata niyan at tinitingnan niya kung ano na ba, kung anong stage or level na ba yung iyong nararamdamang sarap sa kanya. Ang totoo niyan, inaantay ka lang niyan matapos. So maraming babaeng gumagawa nito. Hindi ko naman nilalahat, pero magaling pong mag-fake ang mga babae pagdating sa orgasm. Dahil nga gusto lang nilang matapos kayo, pini-fake nila yon. Aminin nyo yan, girls, hindi ko naman nilalahat, pero malaking porsyento po ang gumagawa nito. Girls, huwag ganun. Kasi remember, na kayo, kaya kayo nandyan, katabi ng partner nyo, at kaya kayo gumagawa ng ganyan, para maibigay din yung pangangailangan nyo. So, it's not fair naman para sa inyo kung ifi-fake lang ninyo yung mga orgasm. While yung partner ninyo, eh totoong nakatapos, tapos kayo ay hindi. So, better na makipag-communicate kayo sa partner nyo. Kung hindi pleasurable sa inyo yung ginagawa ng partner ninyo, tell them. Nang sa ganun, pareho kayong mag-enjoy din sa ginagawa ninyo. Very important na pareho kayong masaya pagkatapos ng inyong pagliliin. Kasi, deeper bonding ng relasyon nyo yan. Another mistake, being overly shy. Girls, huwag kayong mahiya kung merong kayong gustong sabihin or gustong gawin dun sa inyong ginagawa. Kasi pareho na kayong adult. So, there's no reason para mag-alinlangan kayo na sabihin sa partner nyo kung ano yung mga gusto ninyong subukan. Another mistake, may mga babaeng ayaw magbigay ng oral doon sa kapartner nila. Somewhere along the way, some women ay nakakapag-isip na ang pagbibigay ng oral dun sa mga kapartner nila ay degrading or yuck. May gumaganon. May mga nababasa ako sa comment section natin na ganyan na yikes daw kapag nagbibigay sila or hinihingian sila ng mga kapartner nila ng oral. So, hindi daw nila kayang maibigay. Men love enthusiasm. Nakakaramdam sila ng empowerment kapag ginagawa ninyo ito sa kanila. At mas mabilis silang nakakatapos kapag sinasamahan nyo ng mga oral. Parang sa inyo rin yan, girls. Parang sa atin din. Karamihan sa atin, gusto natin ng oral. Ganun din yung mga boys. So, hindi yan nakakadiri. Part lang talaga yan nung intimacy ninyo. So, let's be fair and square. Another mistake, being quiet. Yung tipong kahit na anong ginagawa sa inyo ng partner ninyo, eh nakatahimik lang kayo at wala kayong reaction. So, hindi alam ng mga partner ninyo kung nasasarapan ba kayo doon sa ginagawa nila sa iyo. Mahalaga na vocal ka during pakikipag-niig. That way, alam ng partner mo kung nasan yung mga spot na tatargetin niya. Makakatulong ito sa iyo para mas ma-experience mo yung dapat na mangyari. At maranasan mo talaga yung full na sarap sa pakikipag-niig. Last mistake, marami sa mga babae na nakafocus sa kanilang body flaws or yung kapintasan sa katawan nila na sila mismo ang nakakaisip lang nun. Halimbawa, yung mga bilbil, pilit na itinatago yan kapag ka nagniniig kayo. Then, sinusubukan yung tabunan ng kumot, tabunan ng unan para lang wag makita ng mga kapartner ninyo. Well, impact, wala silang pakialam dyan. Nababawasan yung focus ninyo, yung saya at ligaya dun sa ginagawa ninyo kasi kayo mismo, tayo mismong mga babae is masyadong nakafocus dun sa mga body flaws natin. Na kung tutuusin, yung mga kapartner natin, eh hindi naman mapapansin yun. Tayo lang yung nagsa-self-criticism. The reason why nababawasan yung arousal kasi nga masyado tayong worry doon sa ating mga kapintasan na tayo lang naman ang nag-iisip nun. Hayaan nyo girls na yung mga boys ang mag-adjust. Kung marami kayong mga belly fat, eh so what? Who cares, diba? Distract the inner critic by paying attention doon sa inyong mga arousal. Huwag nyong kontrolin yung feeling ng pleasure instead of mag-focus kayo doon sa ginagawa ninyo para mas mag-enjoy ka. Always remember guys na communication is really important kahit na sa ganitong paraan. Huwag hide and seek ang feeling na iniisip natin eh, alam naman niya kung ano yung gusto ko. Hindi mga manguhula o malamadam-awring yung mga kapartner natin.
So always communicate para magkaroon ng better intimacy. So yun lang guys ang ating video for today. I hope may nakuha po kayong tips sa pinag-usapan natin. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lang po ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi po nakapag-subscribe, huwag niyo na rin pong kalimutan i-click ang subscribe button dyan po sa baba. And also the notification bell para in case meron po tayong bagong video is mabigyan po kayo ng notification. Once again guys, palagi kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!